So, good morning mga ka-travel, ka-touring, ka-bikers. Today, wala kaming pasok. So, maglilibot uli kami ng dito sa malapit sa amin. So, pupunta kami ng Tokyo. So, first of all, mag-stop by muna kami. Bibili kasi si Habi ng sweets ng Japan. Wagashi. Sa Oedo Wagashi dito sa Tokyo. Actually, sikat siya eh. Kasi masarap yung ano niya, sweets niya. Pero medyo pricey, kaya lang masarap talaga. Tsaka maganda yung packing nila. Pwede siyang pang bigay ba sa mga friends. So, ayan. Tapos na kami. Papunta naman kami ngayon sa Sumida. Dumaan kami ng Sumida. Kaya makikita nyo. Kaya lang hindi masyado kita yung ano yung Tokyo Skytree. Medyo maliit siya. Tsaka ang bilis ng takbo ng asawa ko. Natatakot akong gamitin yung itaas yung cellphone. Ayun, Skytree yan. Teka lang. Ayan. Tama pala. So, ayan naman yung mga parents. Nag-cheer sila doon sa mga anak nila nagsasoccer. Sa Sumida pa rin yan. And after Sumida, papunta na kami dyan sa Haneda. Haneda City, Papa. Haneda City, di siyo? Haneda City. Ayan, may train pa. Tama-tama, naka-stop na dumaan. May pulis. Kami lang yata hindi sumusunod sa rule. Masunod rin ang mga hapon sa rule. Eh, ang Sunday kasi, kaya walang masyadong sasakyan. Ang sarap sa feeling mag-bike pala dito sa Japan. Kasi walang traffic, tapos hindi masyadong polluted. And hindi ka masyadong manglalagkit. Kahit mainit, pagka yung nabubugbog ka na ng hangin, hindi mo masyadong feel yung init. So, hindi pa kasi ganun kainit. Siguro by next month, mainit na talaga. Ewan ko kung kaya pa namin mag-bike kahit nakatanghalian kapat. Actually, yung araw na yan, medyo maulap. Ang sayang mag-bike. Ang sarap mag-bike kasi feel na feel mo, hindi ka gaya sa sasakyan. Yung nakikita mo, limited lang. Pero pag nakabike pala, ma-appreciate mo yung buong dadaanan ng lugar. So, ayan, nakarating na kami sa, Papa, Wakashi? Wakashi Park? Koko? Wakasu Park. Ano yan eh? Pwedeng mamingwet. Maraming mga nabibingwet. Pero ang mga hapon naman kasi catch and release eh. Parang nabibingwet lang nila yata dyan. Ano eh? Iwashi, parang tuyo. Tapos yung bora. Tapos meron daw squid, meron daw crab. Hindi ko lang alam kung nakakabingwet. Ayan, nag-enjoy naman kami dyan, feel ng konting amoy ng dagat, hangin ng dagat, pampatanggal stress. Ayan lang ang nakita kong flower. Tapos, ayan, papunta naman kami dun sa kabilang park, sa Jonanjima Seaside Park. Ang makikita mo naman dun, yung beachfront nila park, tapos makikita mo yung with airport views, makikita mo yung nagta-touchdown tsaka nagte-take off ng mga eroplano. Karami ang mga papuntang US ganun. Ganun ko lang. Pero karamihan yata sa mga bumababang eroplano sa Haneda, mga medyo mamahaling eroplano. Siguro. Kasi sa Narita, mas doon ko nakikita yung Cebu Pacific, yung mga Jetstar, yung mga AirAsia. Sa Haneda, wala akong masyado nakikita. So, nandyan kami sa panel. Hindi ko lang alam kung ito yung sa ilalim ng dagat. Meron kami dinadaanan papuntang Haneda na pagkalalim-lalim. Tapos, under the sea daw yung ginawa nilang panel. So, I think ito rin eh. Kasi ayun na meron dagat. Oh, ayan. May nagte-take off na ANA airline. Masarap din sa feeling yan eh. Maririnig yung tunog ng aeroplano. Nag-enjoy sa aeroplano. Oh, si Javi. Pa-chill-chill lang siya. So, ayan. Umalis na kami. And
papunta naman kami dyan mismo dun sa Haneda Airport. Actually guys, dito kasi sa Japan, kahit hindi ka naman sasakay ng aeroplano, ba, ang ano kasi sila, dun sa may pinaka-immigration ka lang, hindi na pwedeng makapasok. Pero sa loob ng airport, makakapag-enjoy ka. May enjoy mo yung mga food nila. Tapos may, minsan may mga events, marami din mga nabibilihan ng souvenirs, pero syempre, mas pricey. Kaya lang, yun lang, ano, yung winky, yun lang ambience ba? Parang feeling mo, lilipad ka rin. Feeling, uuwi ka rin ng Pilipinas. Kaya madalas kami pumunta sa mga ganyan noon. And dati madalas, pero simula nung nagmahal yung gasolina, tapos nagmahal din yung parking, hindi na masyado pumapasyal. So naisipan ng asawa ko na bumili ng motor. Ayan. Kasi parking dito guys, napakamahal. Pero ang motor pala, mayroong mga lugar na libre. Ito naman dito, actually kung sasakyan to, naka 2 hours kami, pero binayaran lang namin is 38 pesos. Kung sasakyan yan, siguro binayaran namin nasa 400 plus pesos na gano'n. Mas mura pala pagka yung motor. Tapos mura din ang gasolina. Kaya mag-e-enjoy ka talaga. Ayan. Papasok na kami sa Haneda Airport. Ayan. Napipindutin ka para lang doon sa ticket, para lang sa mga bikes. Doon sa pinuntahan namin mga park, lahat yung libre. Libre yung parking. Nakalibre na sa nakalibre na sa parking, nakamura pa kami sa gasolina. Masaya pa yung time kesa nandito lang sa bahay. Lalaki lang yung tiyan mo, kawo po. Kahit po paano, nakakapasyal-pasyal. Nang hindi masyadong magagastos ba? Ayan, actually may event pa yan. Odori ang tawag nila dyan. Hindi ko alam kung may o... Papare ko te odori te nanto yun ni ho. Ko te ano are sensu mo te ru. Nanto yun no. Nano odori. Okinawa no odori. Ano Okinawa dance to yun. Kasi may event eh. May event. Demo ano mo attan da yo kore. Pa Okinawa da. Hokkaido no omise mo atta yo koko. So, ayan na yung terminal. Ayan na yung pinaka-airport. Ayan, may nakita pa kaming t-shirt. Ang mahal eh. Nagpa-Ultraman pa si Hubby. Feeling Ultraman. And, syempre, ang aming... Ito, nag-enjoy din ako dito. No? Kasi parang feeling nakaka-refresh pag may nakikita kang ganyan. Malamig sa paningin. I mean, oo. Terminal 3. Yan yung papuntang terminal to. At ayan ang aming pinakalas, kumain ng matcha soft cream. And thank you for watching guys.